everyone, this is me, Olan Chike, nag-iisang chikadora ng bayan na babaeng may bigote. And welcome back to my YouTube channel. So guys, don't mind my background. So this is my apartment, my small and humble apartment. So ichichika ko lang sa inyo yung discovery ko with myself. Like, hindi na ako considered as like paminta-paminta girl. Paminta na bading, because I consider myself as like them na bading. So kasi ayun talaga yung nangyayari, and hindi naman ako masyadong like paminta na paborta na ngayon. So mas ine-explore ko yung femininity. So ikikwento ko sa inyo ito habang ako ay nagme-makeup, para maipakita ko sa inyo guys yung itsura ko kapag nagme-makeup ako. And ito lang yung makeup routine ko in every Friday. Yes, so let's start. So by the way guys, this is my makeup. So I will show you na lang kung how ako mag-make while chika, the story of being a femme and discovering myself being and like basta. Tiyutan. So ito na mga B. Wait, mag-suit mo na muna ako ng ano. So ayan, so magre-ready na tayo for the makeup. And thank you so much nga pala kay Louie and kay Jonah na aking ka-work for the nail polish. So sila yung gumawa niyan. Then first ng makeup na ginagamit ko bago ako mag-makeup is this one, Zero Pores ng O2O. This is a primer. Start with the primer. So itong primer ko na to, nabili ko lang sa TikTok guys. So maganda to kasi para smooth yung face nyo before nyo lagyan ng makeup. Disclaimer guys, hindi ako professional na makeup guru or makeup blogger. Ginagawa ko lang to para yun nga, ichichika ko sa inyo kung paano ko na-discover yung feminine and ko na-engage sa feminine side ng sexuality ko. So yan. And all started like a year ago, last year lang guys, or hindi, 2 years ago to. So first nung nagro-roller skate ako, nag-start pa lang ako ng roller skate guys, ganda ng ano, damit ng mga skate bum girls. So dun ako nag-start talaga magtingin ng mga, ay ang cute ng suot nila, ang cute ng ginagawa nila. And then na-engage ako sa roller skate. Then, after nung na-engage ako sa roller skate, naisipan ko mag-cross-dress, like mag-crop top, ganyan, kabugin yung mga babaeng friends ko. Kasi, alam mo naman kami, puro project-project lang, di kasi kami marunong talaga mag-roller skate that time. So, daanin na lang natin sa ano, sa suot, tsaka sa picture-picture, ganyan, dahil pa social media tayo. So, dun lang ako nag-start mga B, na ma-explore or ma-experience yung crop top and yung pambabaeng suot. Then, there's this one brand na nagbigay sa akin ng dalawang crop top na sponsor nila, and I will just, you know, taking pictures of the photo. So, yun. Yung brand na to, which is KXK, I don't know if existing pa sila ngayon. So, shout out Ma'am Karina. So, twin sila guys na sila yung may-ari nun, and they message me and send me clothes, crop top nga specifically. And yun, edi nagpicture ako, tapos sinend ko sa kanila, natuwa naman ako. And of course, hindi pa ako nagpapahaba ng hair that moment or that time kasi medyo alangan pa ako sa pagiging femme ko. So, ayun nga guys, after noon, every like pag magkikita kami every weekend, of course nagpapaminta pa rin ako, pero since marami ng girls na nakikita ko, and ang cute ng mga palda nila mga be, tas ang cute rin ng mga itsura nila pagka nagro-roller skate. So, ayan, nasundan ng nasundan. One of my birthdays nung last 2 years ago, niregaluhan ako ng mga work ko ng wig. So yun na, dun na nag-start yung ano, kasi nag-ano nga ako, diba, nag-cross-dress ako. So sa office din pinapakita ako every OT ng Saturday. So nag-cross-dress ako, tapos wala akong wig, like kalbo ako minsan, parang medyo Tony Fowler pegging.
Tapos, so, binilihan nila ako ng wig. And then, ang ganda ng wig. Sobrang haba. Sobrang ano niya. So, nandito yung wig na yun. Ipapakita ko sa iyo. Like, kung meron pa akong picture, papakita ko dito. Then, afternoon guys. Hindi pa ako nag-wig afternoon. Parang, tinuloy ko pa yung paminta side ko. Tapos, yung moment na nakilala ko guys, yung mga friends ko na isang friend ko, wala kasi akong friend na Becky talaga actually, na like Becky na nagme-makeup, nag-do something ganyan. Puro girls yung mga friends ko. So, yung mga girls, simple lang sila. Nagme-makeup sila pero hindi, wala akong interest before. Ngayon ako nagka-interest nung nauso yung drag. So, later pa yon guys. And then, yun nga, edi nag-dress ako, di ako nag-ait ng bigote ko. Kaya nga, ang tagline ko dito is babaeng may bigote. So, fem na ako, medyo fem na ako, pero may bigote ako. So, ayan, edi dumarating na sa point na parang, ay, ang saya naman ng girl. So, ayan mga B, let's apply this foundation. Yan. So, pagkatapos ng primer guys, nagpa-foundation na si Bakla. And then, hindi ko muna siya ikakalat mga bigas. Lalagyan ko muna siya ng concealer. This all day liquid concealer. I put this concealer to cover the eye bags and the mustache that I have and impurities in my face. The chismis. Yeah. Para matakpan yung mga chismis mga be. Wait, mag-focus ka sa akin. Yeah. This is me. I think it's done. I look beautiful even though it's... Wait. So, ikakalat na natin to mga... So, ayun na nga mga be. So, nadi-discover ko na yung sarili ko na medyo parang gusto kong mag-crossdress. Comfortable na ako. Like, lumalabas na ako ng bahay ng naka-crossdress. And who cares? Wala na akong pakialam sa iba sa sasabihin ng iba. Kasi, sino ba sila? Di naman nila ako binibigay ng food kapag wala akong makain. At di naman taga kumakain kasi nagda-diet ako. Dahil nga nagko-crossdress na tayo. It's so thick. My makeup is so thick, like I'm turning into a ghost. And ayan mga B, pagka nag-aahit ako dito, lagi ako nasusugatan. So, isiset lang natin yung makeup natin mga B. Kasi sobrang puti na nito, tapos yung katawan ko hindi maputi. Pero okay lang din naman yun. Para, alam mo yung pack na pack. So, maglagay na tayo ng eyeliner para matapos sa tong makeup na ito. So, ayun na nga, edi comfortable na akong maglabas-labas, diba? Kasi dinidare din naman ako ng mga friends ko nung una na lumabas ako na nakadress. Kasi, ang ginagawa ko before, nahihiya pa akong lumabas ng nakapang babae. Putting all my dress and the bag and then I change my outfit at the office. Yes, so doon lang ako nagpapalit mga B. Sa office, kasi ayan, so ayan. May eyeliner na tayo. Ayan, so hindi ko na pinakita kasi matagal yon. And nagkakamali ako lagi, tapos binubura ko siya. So, ito na yung pinaka the best eyeliner na ginawa ko for this vlog. And then, after that, I will do, the eye makeup. So, ayan lang kasi yung lagi kong ginagawa. Sobrang gustong-gusto ko to. I really love this curler and mascara. Parang na-appreciate ko yung pilik mata ko lalo. So, ito guys ay ginagawa lang ng mga katrabaho ko. Tapos,
sa kakagawa nila nito sa akin, na-adapt ko na siya. Maglagay na tayo ng ating eyeshadow from Pink Lash. So, ito lagi yung ginagamit kong eyeshadow, mga B. So, ito. I will show you. So, ito, gagamitin ko muna itong base. Base lagi, and then dark side, tapos lighter side, tapos shimmer. So, yun lang yung ginagamit ko. Ito ay binudol lang ako ng katrabaho ko na naman, si Janaline. Binudol lang ako, bibili kasi siya, tapos sinabay niya ako para less shipping fee. So, this is just a base for our eye makeup. Hindi mo siya makikita masyado kasi base lang ito. And then, we will put this one, the dark, sa kabila. So, usually, hinahati yan. Hinahati ko siya kasi gusto ko dark dito sa part na to. Dark siya. Actually, ngayon ko lang nakita tong nag-makeup ako ng medyo maliwanag. Kasi pag nag-makeup ako, yung natural light lang. Walang masyadong, ano. So, kabila din, dark part ng eyeshadow. So, okay. So, ayan nga, be. So, edi nagkakaroon ng mga activities and event itong roller skate. Pero mas pinipili kong mag-cross-dress kasi naboboringan ako sa mga suot na panglalaki. Hindi ka magpapakabog dun sa event. Dapat bongga rin yung kasuotan mo. So, para magawa ko yun, I need to do cross-dress. And then, nagugustuhan ko rin naman na mag-cross-dress kasi, like, meron palang kasya sa akin at meron, pwede pala akong mag-ganon in public, and nakakakuha ako ng kakaibang strength kapag ka nagbabaihan ako, like na-hide ko yung personality ko na sobrang shy, sobrang alam mo yon, yung paminta-paminta, like galaw, limited yung galaw. Tapos kapag nagpangbabaihan ako, dai, bonggam-bongga, dai, like light, parang ganon. Hindi lang tayo ng highlights dito. Like, just dito. Yan yung mga nakikita ko sa... And then dito. Saan daw yun dito? And dito. By the way guys, magkikilay tayo kasi kailangan natin ng kilay. So, ayan. From O to O. Ay, hindi pala. Dapat pala sa liwa muna. Kailan muna. Alam mo kung ano-ano na nilalagay ko sa mukha ko? Hindi ko talaga alam yung routine ng pag-makeup. Pero, it works. So, carry best din naman. Oh, yan, carry best na sa akin yung kilay na yan. Kahit di patuyo yung brow soap. So, saan ka nakakitang nag-makeup na hinahanap pa yung mga makeup kung saan-saan? Ito lang yon mga B. Ako lang yon char. So anyways, mga B, so yun na nga, all in all, because of roller skating and meron na ako or na-expose na ako sa mga friends kong mga trans. So I'm just thinking to having a transition, but
Hindi pa naman ngayon, sobrang pinag-iisipan ko pa siya kasi ang gaganda nila mga B. And gusto ko rin naman maging, kasi hindi naman ako pamintahan. Eh, ang uso ngayon para magka-jowa ka, magpaminta-paminta ka, madali ka lang magkaka-jowa. Pero kasi parang ang hinahanap ko na ngayon is like yung tanggap. Iba kasi madali tayong mahalin ng tao, pero yung tanggap ka, who you are, yun yung mahirap hanapin. Medyo natural na siya. Smile lang tayo para sa blush on. And then after, i-finish na natin yung look natin ngayon. So ayan na kasi talaga yung ginagamit ko every time or every day. Ayan, ito na yan. Ito na yung makeup ko. So nadagdag lang tong polish. So itong polish, hindi ako usually nagaganito. With this, lagyan muna tayo ng lip balm. But maglalagay din tayo ng lipstick. Okay na ba, mga B? So ganyan ako ka-messy mag-makeup. But look, this is the final look, mga B. Para makita niyo lang. So this is my girl look and femme look, mga P. So ayan, so every Friday nga sa office, ito yung look ko. Like, this is my girl look sa office. Kahit sobrang tutsang na itong wig na ito, ginagamit ko to sa office roller skating. So every time napapawisan siya, yun, nasisira yung wig. So hindi ako nakabili ng human wig kasi lahat ng wig ko ay bili lang ng mga ka-office ko every birthday. So nakakadalawang wig na ako sa kanila. And so ito lang, mga B. So ayun na. So yun na yung kwento ko, mga almost a year na ako, like basta ilang months na rin yun na nagaganito-ganito ako and nagugustuhan ko na rin kasi dati kailangan ko pang taga-makeup, taga-ganito. Pero ngayon natututunan ko na sila paunti-unti and okay naman maging babae, babaihan. Like drag queen. Sabi ko nga drag queen ako, mga B. Next time mag-pick myself up. Turn the world on its head. Don't forget what my mama said. And if I fall, or if I fall, which I can say, I gave it all. I asked for a free ride. I only asked you to show me a real good time. Run! Sashay away dahil di ka marunong kumanta at sumayaw. So ayun, mga be. So ito na yung girl look ko in every time nag-go ako sa office. And that's all for today's video, guys. Thank you so much for watching this vlog. Please watch this kahit hindi nyo napanoorin yung mga ads kasi I need it. I need our money. Mga kailangan kaya nagba-vlog. So, yun lang, mga best. Bye!